Bago si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, naunang binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte ang aktor na si Robin Padilla. Ano nga ba ang ibig sabihin ng absolute pardon? Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Hindi maitago noon ang aktor na si Robin Padilla ang kanyang tuwa nang bigyan siya ng Pangulong Duterte ng absolute pardon sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan noong 2016. Bago niyan, ang masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte na si Padilla, nahatulang guilty noong 1994 sa kasong illegal possession of firearms at nasentensyang makulong ng 21 taon. Pero noong 1997, pinalaya rin si Robin dahil nabigyan ng conditional pardon ng nooy Pangulong Fidel Ramos. Lumipas muna ang halos 20 taon bago siya nabigyan naman ng absolute pardon matapos itong irekomenda ng Board of Pardons and Parole. Ang 1987 Constitution na nagbibigay ng isang pangulo ng kapangyarihan magbigay ng reprieve, commutation of sentence at ng pardon. Reprieve ang tawag kapag ipinagpaliban ang pagpataw ng parusa sa isang nahatulan. Commutation of sentence naman ang pagbabawas ng haba ng pagkakakulong ng isang convict. Meron namang dalawang uri ng pardon, ang conditional at absolute. Sa conditional pardon, may partial extinction o pagbura sa pananagutang kriminal ng isang convict at may mga kaakibat itong kondisyon. Ang absolute pardon naman, binubura ng lahat ng pananagutang kriminal ng isang convict. Ibinabalik din sa kanya ang civil at political rights tulad ng karapatang bumoto o tumakbo para sa posisyon sa gobyerno. Absolute, ibig sabihin nun, walang kondisyon na inilatag yung executive when the pardon was granted. Ang binubura niya, yung penalty but not the crime itself. So, ibig right. sabihin, yung conviction stays, he remains convicted of the crime, except that hindi niya na kailangang i-satisfy or i-serve yung sentence imposed by the court. Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevara, sa karaniwang proseso, kailangan mag-apply ng isang sentensyado para rito. Susuriin ito ng Board of Pardons and Parole ng DOJ, saka ire-recommenda sa Pangulo. Taon-taon, libo-libong application para rito ang natatanggap ng DOJ at itong may COVID-19 pandemic. Umaabot sa 200 na application kada linggo ang pinoproseso. Pero sa kaso ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, kusang ibinigay ni Pangulong Duterte ang absolute pardon. Wala naman daw irregular o illegal dito, pero kapuna-puna raw ang timing ng pagbibigay ng pardon ayon sa ilang mga eksperto. Hindi requirement sa Constitution na mag-apply ka. Full discretion ho yan ng President. Ang medyo unusual dito, Alban, yung timing eh. Eh, ipapardon mo eh, sabi ng korte, nag-overstay na nga. So, bakit pa ipapardon eh, pinapalaya na nga. So, siguro, the President wanted to make a political statement o kaya meron ibang rason na hindi niya sinasabi at hindi naman niya kailangan ipaliwanag. Ang sabi ng Pangulo, hindi raw kasi naging patas ang pagtrato sa kaso ni Pemberton, kaya nito binigyan ng pardon. I think ang tinutukoy niya doon is yung fact na hindi nabilang yung isang taon na siya ay preventively imprisoned as well as the good conduct time allowance supposedly in his favor during that period. Meron kasing gray area yung batas natin doon sa entitlement ng isang convicted felon under the VFA kung entitled to stay or hindi, and at the same time nagkaroon ng I think problema on the part of the yung ating prison authority sa pag-compute ng kanyang DCTA. Sa tingin ng dating UP law din na si Pacifico Agabin, isang political decision ang ginawang ito ng Pangulo. The spirit of the law is that the President as part of his political power can mitigate the excesses or the harshness or the absoluteness of a judicial sentence. In theory, pwede pang ma-challenge ito sa Korte Suprema, no? Mm-hmm. On the ground that the President gravely abused his discretion. Mm-hmm. But such a challenge will not prosper. Because obviously, absolute discretion is given to the President. Iginita man ng DOJ na wala silang alam na anumang nilulutong kasunduan o usapan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pati US Ambassador nga raw, nagulat
Sa huli, hindi man daw sasang-ayon ng lahat sa naging pasya ng Pangulo na palayain si Pemberton. Nagkakaisa mga legal expert na saklaw ito ng kanyang kapangyarihan at may legal na basehan. Ivan Mayrina nakatutok, 24 Oras.